May mga pagkakataon na ginagawa na lang natin ang gusto natin. Kung saan minsan ay hindi na natin iisip kung anong mangyayari sa atin. At tayo'y tuloy pa rin, gawa akalata natin ito yung magbibigay ng kulay sa boring nating buhay. Para nga naman may thrill. Na minsan nga syempre nagiging delikado. Na nagiging sanhin ng kamatayan minsan ng mga tao. Kung saan, alam niyo bagay pa ulit-ulit na tong intro na to. Gets niyo na rin naman siguro to. Kaya naman without further ado na lang, itong namatay sa katangahan. Part 20, let's go! Number 10. Ang pag-ibig ay talagang powerful at nakakamatay din. Legit yan kung saan nga ang dalawang magkasintahan si Jerry Tumblestone at Brent Tyler ang natutunan nito sa masakit na paraan. Gawa kasi nung alam niyo na yun nasa picture na ginawa nila sa isang rooftop ay habang ginagawa nga daw nila yun sila daw ay na carried away. Gaya naman sa kasamang palad ay sila ay nadula sa ledge na parang doon yata sa dulo ng building at sila ay namatay. Kung saan nga ang mga nakasaksi rito ay mga homeless na magkasintahan din na kinuha na ng mga polis ng eyewitness report ng naturang live action. Number 9. Pagamat karaniwan lamang ang mga taong tinitis ang TV ng kanilang bulletproof vest ay noong 2019 nang si Parker Lanchi kasama ng kanyang mga kabarkada sa Arizona ay gitma nilang praktisan yung vest ni Lance bilang target. Kung saan nga pinagbabaril nila ito para malaman kung ano mangyayari. Nasa dulo'y minaay si Phil Lunch para daw mas amazing kung saan nga sinuot niya yung vest at nagbabaril sa kanyang kaibigan para malaman kung tatagos dito yung bala. Nakatulad nga yung sinasabi niyong baseline ko ay kamalas-malasan ngang tumagos yung bala ng baril do sa bulletproof vest at bumaon sa katawan ng ating bida. Kaya ayun, isa na namang tao ang naging kwento. Number 8. Dito sa number 8 ay pag-uusapan natin ang kahalagahan ng laging pagiging handa na napaka-importante lalong-lalo na kapag ikay tatalon sa isang eroplano na lumilipad sa napakataas na ere siyempre na kung saan nga noong 1988 ay isang veteranong skydiver na nagangalang Ivan Maguire ang sinubukang kuhanan ng ginawa niyang tumble jump sa North Carolina na nung pagtalon ay ang unang ginawa ay inayos yung kanyang camera kaya lang ay nakalimutan niya yung napaka-importanting bagay na dapat dala niya na hindi dapat talaga kinakalimutan dahil ito yung parachute niya. Oo nga kaya ayun. Bagamat alam na natin ang kahinatnan niya, at least kahit pa paano ay nabidyohan niya pa rin yung pagbagsak niya. Number 7. Taong 2018 ay merong isang hindi kilalang lalaki ang pinahamak ng kanyang pagiging mainipin. Gawa kasi nung nakatayo siya sa daanan ng tren sa South Lake City. Habang pinagmamasdan niya yung dumadaan na tren, ay napagpasyahan niyang hindi siya makakapag-intay ng matagal para makatawid. Nasa kainipan nga ay nagpapap sa utak niya yung mga napapanood niya sa internet na yung mga taong gumagawa ng tricks, binibasic lang yung pagtawid sa ilalim ng tren habang umaandar. Nasa bandang dulo ay naisip niya na gayahan niya kaya ito. Which is, nung nakakita nga siya ng tiyempo, ay sinubukan na nga niya. Kaya lang ay kamalas-malasang hindi yata siya sinuwerte. Dahil siya nasagasaan ng humaharurot na gulong ng tren na naging dahilan siyempre ng kanyang kamatayan. Number 6. Alam nating lahat na meron talagang mga ahas na merong nakamamatay na kamandag na maaaring ikamatay agad na isang tao kapag nakagat nila. Nasa kaso nga ni Chef Peng Pan mula po siya sa Southern China, ang kanyang pagkamatay ay masasabing malas. Kawa pinutol niya yung ulo ng kobra para mapakinabangan niya ang katawan nito sa gagawing sabaw. Ang problema ay dahil sa muscle spasm ng ahas, naging dahilan nito para kagatin nito yung ang tropa nating ship at lagyan nito ng matinding kamandag na sa sobrang tindi ay naging kamatayan nga ng ating ship. But anyway, kung nag-enjoy ko sa video natin, ay pakipindot naman yung like button dyan. Number 5. Taong 2012 ay si Mary Ann ay bumili ng yate. Tapos ng sumunod na araw ay pinag-aralan niya ito ng 48 hours lamang na obvious namang napaka real quick. Nang nakakagulat pa ay nagdesisyon siyang bisitahin ng kanyang asawa sa pamamagitan ng kanyang yatay mula Cornwall hanggang Devon. Sa kalagitnaan ng gabi na siya lang mag-isa. Na hindi rin pinakinggan ang sinabi ng mga eksperto na kailangan niya mag-hire ng extra crew na sasamahan siya para safe. Kawa sabi niya gusto niya daw siya lang mag-isa. Para amazing na ang ending, makalipas lang ng ilang araw, ay natagpuan na lang ng mga divers ang barko niyang lumubog, ngunit ang bida natin babae hindi. Number 4.
Si Steve Adigan mula Long Beach ay handa ng isitong pinakamaangas na ultimate catch record na wala pang gumagawa dati. Nasa pamamagitan niya ng paggawa ng malaking saranggola na 14,000 square foot ang laki na halos kasing laki ng football field. Kaya lang ang problema ay medyo mahina ang hangin ng mga panahong yun na dapat sana ay 20 mph para mapalipad yung saranggola. Na matapos ngayong 7 oras ay walang hangin na ganong kalakas kaya din nila napalipad dito. Which is ang kagandahan sa bida natin na hindi niya ito sinukuan kahit siya lang mag-isa. Kaya lang ang problema ay bigla lumakas yung hangin at dinala siya ng saranggola sa taas na 50 feet gawa yung tali ay pumulupot sa paa niya na dahil na rin sa sobrang panic, bagamat natanggal niya yung paa sa pagkakapulupot dito sa tali, ay namatay naman siya dahil sa taas na nilagpakan niya. Number 3. Sa sobrang panay ng isang Greek philosopher, ay siya namatay sa katatawa sa sarili niyang joke na ang pangalan ay Chrysippus, na 73 years old ng mga panahong yun na pinanganak sa ancient Turkey at lumipat sa Athens para mag-scholar. But anyway, itong kaibigan natin ay mayaman at saka mahilig siya sa joke. Nasa sobrang tuwa ay dinala niya hanggang sa kamatayan. Bakit ano ba ang joke niyan? Sige. Ayon kasi sa kanya ay nakakita siya ng donkey na kinain yung pigs niya habang siya kumakain isang klase ng prutas. Kaya ang sabi ng philosopher, now give the donkey pure wine to wash down the pigs. Angas no? Na kahit Tagalogin ko pa ay hindi ko alam kung bakit nakakatawa. Ngunit para sa philosopher natin ay napaka-healthy ng joke na to kaya tumawa siya ng tumawa hanggang sa mapahiga siya sa lapag at saka ng isay. Na nang pinuntahan ng mga tao ay napag-alaman na lang nila na ito'y patay na. Na kahit pa sabihin nating mayroong historical records na pangyayaring to ay parang mahirap maniwala sapagkat noon pa ito noong 200 BC na kung di nyo tatanungin noong 200 years ago pa. Ngunit subalit datapot bagamat gayon, alam niyo sobrang pagtawa ay delikado minsan. Kawa maaaring mag-isyan dito ng atake sa puso eh. Tapos pwede ka rin dito mawalan ng malay at hindi inaasahang maubusan ng hangin. Kaya ako ayaw magpatawa na magpatawa eh. Hindi ganun kasi nakakatawa. Number 2. Limang araw matapos ang kanyang birthday in 2017, ay si Jordan Ingston ay nag-celebrate kasama ng kanyang mga kaibigan sa North Yorkshire. Na habang nagkakasiyahan ay sinabi niya nga sa kanyang mga kaibigan na meron siyang suot na stop-proof vest na sa kagustuhan niyang i-flex ito ay kumuha ng kitchen knife para magpakitang gilas sa kanyang mga kaibigan kung saan tinusok nga niya ang kanyang dibdib sa paniniwalang hindi tatagos dito yung kutsilyo. Nakamalas-malas ang hindi pala ganong katibay sapagkat tamagos dito yung kutsilyo kaya ayun ang ending ay bumuo nito ng tuluyan sa kanyang dibdib kung saan tinamaan nga ang kanyang puso na naging sanhin na rin ang kanyang kamatayan di kalaunan. Number 1. Ang minalas sa teenager na babae ay namatay ng dahil sa kakaselfie matapos niya umakit sa taas ng railway bridge sa St. Petersburg sa Russia na bago pa nga makakuha ng picture ay nalaglag sa taas na 30 feet. Bali ang pangalan niya ay Xenia Ignatieva na noong mga panahon niya ay 17 years old lamang na mayroong isang goal which is yung pinakamangas niya nga sanang selfie na ayun nga't hindi pa nga nakakapwesto eh tuluyan na nga ring nahulog na kanya nang ikinamatay na maliligtas pa nga sana kung hindi lang ito humawak sa isang live wire para makaligtas. Baka naman eh sa lahat ng mahahawakan yung 1500 volts kaya ayun dito siya na talagang matusta at duluwe na matay. Na ang masasabi ko lang para sa mga mahilig ding mag-selfie dyan ay isa na rin siguro itong paalaala sa atin na laging unahin ang kaligtasan bago ang kasikatan. O nga pala kaibigan, kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, i-click lang ang subscribe button, pati na rin ang mahiwagang kampana para lagi kang updated sa mga bago kong ilalabas na mga videos.